guys, what will you do kung ma-stranded ka sa isang lugar na hindi mo kabisado? What will you do kung mag-isa ka lang? Or wala kang ibang kasamahan? Or wala kang kakilala? Tunghayan natin ang kwento ni Manang. Na-stranded siya sa Dubai, although may kakilala siya. Pero nagsikap siya na magkaroon ng sarili niyang sideline. Welcome back to OFW Nomads. Sa video ito, papakita ko sa inyo ang kwento ni Aling Nora. So Manang, anong ginagawa mo? Aside from ano, pag-alaga kay Cheska. So, balita ko naglalapa ka rin. Ha? Naglalapa. Sa bagay, washing machine naman ano? Oo. Oo, naglalapa habang tulog si Dede. Yan guys, ang ginagawa niya na ngayon. So, nagtutupi siya. Okay, yung maglaba. Washing machine naman guys, so hindi mahirap. Tapos, kumusta yung bakuna mo? Kailan ka nagpa-first bakuna? Noong 25 Sunday. July? Fiesta yung sa bulusan eh, sa taon ko. July. Tapos, kailan yung next? August 15. After that? After that, maybe 5 days, we go back to Kuwait. Guys, ini-interview ko si Manang about sa work niya. Actually, she's bound for Kuwait, but since wala siyang vaccine, nung pumunta siya dito, sa Middle East, pag-stopover niya sa Dubai, so dito siya nag-stay na muna sa relative niya. And then, inantay niya na magkaroon ng vaccine. Fortunately, nakipag-arrange ang company niya sa Dubai government para sila na mga na-stranded dito sa Dubai or nag-stopover, magkaroon sila ng bakuna. Libre yun guys, libre. Dito sa Middle East, libre yun. Paano kapag ano, pag walang relatives? Bumawalan sila ng paraan. Maghanap sila ng gagaya kung part-time o para mapag- buti nilang, naghahanap si Kati ng ano, ng part-time yaya. Pinag-recommend sa kanya. Sa work, di ba? Okay. Sino yun? Kasama niyang trabaho, si Kathleen. Nasa Alansari din? Oo, nasa Alansari din. Dito sa Karama. Sa Karama. Guys, yung work ni Kathy na sister-in-law ko sa Alansari, exchange house siya. Malaking exchange house ng Dubai. Office mate niya, nireferred to si Manang. So, ilang months ka na dito? Six months. Si Kathy, ilang months ka na kay Kathy? April ako nag-umpisa. Till 20. 3 months? May, June. But, 3 months? 4 months? Ang galing ah! Ganun ang mga discarding Pinoy guys. Katapusan siguro kami makaalis sa August. Walang sukuan ng mga Filipinos. Kung may nag-stop na opportunity, pansamantala, hanap ng another opportunity. Hindi yung basta-basta nasuko. Ganun ang resiliency ng mga Filipinos. OFWs. Pero ayoko i-glamorize or i-romanticize yung resilient on a negative aspect na kahit hirap na hirap na, ano pa rin ang mga Filipino, di pa rin nag-umaangal. It's a negative aspect. For me, it's a negative aspect. Gusto ko yung Filipino na resilient na banat lang ng banat. Sa awa ng Diyos, mabait naman itong mga natagpuan. Oh guys, narinig nyo, mabait naman ang natagpuan ni Manang. Mabait naman talaga mga tao dito, Manang. Hindi naman ako napunta tulungan sa mga Arabo. Ay, huwag doon, nakakatakot. Nakakatakot ang mga yun. Para mag-visita. Tsaga-tsaga lang. So guys, si Manang, multitask si Manang. Nagtutupi siya at the same time, nagsasalang siya ng labada doon sa washing machine. Plus, nagluluto din siya ng food ni Cheska here. What is this? This is a... Beans. Green peas. Green peas. Green peas.
Okay. Manang, bakit Kuwait ang napili mo? Bakit Kuwait? Kasi yun ang ano ko noon nung bago ako pumunta 1998. Ah, 1998? 1998 ako pumunta noon. So, tapos tatlong taon ako nagtrabaho ng bahay. DH din? Opo. DH. So, ilang taon ka na sa Kuwait? 20 years. 20 years. Dapat malaki ka ng savings, ha? May napag-graduate ka na? Opo. Marami na? Ilang anak ko. Ilan yung kids mo? Dalawa ko. Dalawa? Tapos, so doon ka nagtatrabaho para sa kids? Mm-hmm. Hingapo ka na? Wait, oh, meron na. Ang laki na yun? Meron isang po. Oh. Anong mga work ng kids sa Philippines? Do they work or? Oh, nag-work sila po. Electrical. Lalaki. So graduate na? Oh, graduate na po. Ah, di na pala, guys, hindi na pala maghihirap si Manang sa Philippines. Kasi kumbaga, may katuwang na siya. What about yung husband? Husband, trabaho na ng asawa ko, yung carpenter. So, carpenter daw yung ano niya, yung husband niya? Minsan, wala kang trabaho. Oh, kasi ang carpenter lang naman talaga. Depende kung may patrabaho yung ano yun. Kapitbahay or kung sino nag-refer. Meron din akong ano eh, meron akong carpenter na friend. Parati yung kinukuha yung suke. Malaking sweldo ni Manang ha, sa di hamak. Isa sa Philippines ka lang nag-ano, no? So yung bahay mo sa Kuwait, ano yung accommodation or may sarili ka nirentahan? Depende kung gusto mo. What about you? Gusto ko mag-live out. So magkano? Hindi ako accommodation. Ano yung bed space or? Ano lang po yung bed space. Bed space. Hindi siya yung ano, partition? 10K. 60K. 10K pesos? Oo, ito po. Okay. 50K. Tapos yung... Tapos minsan may... Ang kg is Kuwait grams? Ano yun? Kg, ano yun? KD. Kuwait dirhams. Oh, Kuwait dirhams. Okay. Tapos yung food, how much na naman ang expenses? Mm-hmm. Ang food? Food, no. Kasi minsan, nakakalibrate naman doon sa ano. Sa trabaho, may nag-aalok. Kasi hindi ka na minsan. Ano lang yung mga 1K, 2K. Pinagos ko sa isang araw. Oh, okay. Tapos transpo, malayo or you have service? Okay. Ito yung experience sa abroad. So, kung meron kayong kapamilya na nasa abroad, ingatan nyo maigi sila. Tapos, pahalagahan nyo ang mga binibigay sa inyong padala. Hindi basta-basta kumita sa abroad. Mahirap dito, guys. Mahirap. Tapos, anong work mo doon? Ha? Anong work mo? Ano po? Damit. Sales lady. Oh? Opo. Ang galing naman ni Manang, oh. Kalain mo yun, sales lady. Anong store yun? Sa Alshaya yun. Alshaya? Alam mo ba na ang work ni na, ano? Ni Naret, damit din? Oh, damit din, no? Oo, tsaka mga panty. Sikat na store dito sa Dubai. Naomi. Naomi? Yeah. Meron sa Kuwait ng Naomi. Ito si, ano? Ito si Gracia. Mga makeup naman to. Mikiyaji. Siya. More on panties. Serious. Oh, sabi ko nga kung may ano siya, kung meron siyang extra. Si Melody, siya yung in charge sa ano, yung mga store na i-open. Siyang nagko-contact sa mall para sa lisensya. So guys, ako ngayon in-interview ni Manang. Baliktad kami ngayon ha. Imbis sa siyang interviewin ko, ako nang in-interview ni Manang. Tapos anong ginagawa mo sa store? Nagtitinda ng mga damit. May kota yun? Ha? May kota? Oo, meron. Tapos magano mga barcode. Pwede yung malaki yung sweldo dun? Kunti lang. Sito lang. Kaya nga yun. Magkano sa peso? Kaya gusto kong bumalat doon. Magkano sa peso yun? Kasi dito, mga ano lang dito. May disney lang ang pinikita mo dito. Magbabayad ka pa ng bakal. Di. Kung... Di, dito rin naman kung... Ano ka rin naman, kung sales lady ka, malaki rin kita eh.
kasi may commission pa yun eh. Depende. Di ba? But since... Depende kung magkano ang ano dito. Kasi doon kikita ka rin sa ilang... Talaga? Oo. Isang buwan. Eh di dapat pala nagsisave ka. Kaya, naalala mo sinabi ko sa'yo na mag-ano nga, magtabi ka ng 10%. Oo, ko yun. Or gawin mo 20%, but... Ganun, gagawin ko yun. Okay, i-cancel ko muna ito ha, kasi baka marinig din mga... Ano ang balang umanang in the future? 5 years from now, ano ang goals mo? Anong plans mo? Ellen. Ikaw? Kunyari, mag-retire ka na ba? Or uwi ka na ba? Or what? Anong plans hindi mo? Hindi pa, hanggat kaya pa. Ilang, so do you think mga 10 years? Mga 10 years pa siguro. Oh. Ah. Kasi ang limit sa Kuwait yun, 60. 60? Oo. Oh. Mga 60 na edad na yun. Ilang pa, ilang taon ka na ngayon? Pinapauwi. 50. So 5. May 10 years 60. Pa. 50, 10 years. Kasi mga may mga edad na 60 yun sa Kuwait, ano na yun, pinapauwi. Ano naman yung ano mo? Nare-renew ang mga visa nila. Okay. Tapos yung visa nyo is 2 years contract. Tama ba? 1 year only. 1 year? Oh. And i-renew? Kada rin. Bawat rin nyo. Ganun pala yun? Oo. Dati noon 2 taon ang ginawa nila. Kasi yung, sa mga tao kasi minsan, kahit hindi naubos yung mga visa nila, maalis na sila. Takas? Oo. Maalis sila. Ano ang reason ba sila umalis? Nag-resign sila. Tapos another company? Another company na naman. Kaya... Pero alam ko, pag mag-another company ka, hindi ka papayagan ng government. Kasi yung visa mo, nakatatak pa yun sa kanilang company. Oo. So, paano sila nakakatakas? Hindi, depende yun. Kasi magbabayad din yun yung ano. Babayaran ng new company. Oo, hindi babayaran ng halimbawa ako tumakas, umalis ako tapos umalis ako tapos hindi ko natapos yung kontrata ko. Tapos may ilang taon ako doon. Hindi mo makukuha yung mga indemnity mo, makunti lang siguro makukuha mo. Gratuity. Hindi nila ibibigay ko. Anong reason ba't sila naalis? Eh, minsan... Nauwi sa Pinas? Oo, minsan mga isla, nag-aawis sa mga staff, hindi siya makakasundo. Ah. Minsan na... So, imbes na mag-resign, uuwi na lang? Minsan na about sa sahod, mababa. Mababa. Kaya, po, mag-resign sila, pupunta sila sa medyo malaking sahod. Nagtyaga siya maging isang kasambahay, mag-aalaga ng baby. Pero, hindi lang yung ginagawa niya. Nag-usa siyang maggawa pa ng ibang bagay. Tulad ng paglalaba, pagluluto, everything na house chore. Oh, kahit pumunta sila sa malaking sahod, may problema sila sa old company. Kaya nga eh. Unless kung yung new company, babayaran sila. Mm-hmm. Yung old na company ah. Kasi yung visa eh. Mm-hmm. Binayaran ng old company yung visa. Oo. Diba? Hindi ganun. Depende. Mm-hmm. Kasi, halimbawa kung may kung ilang taon ka na doon, halimbawa 10 years. Yung 10 years na indemnity mo na yan, hindi mo mo lahat makukuha. Indemnity? Guys, parang ito yung ano, yung kung ilang gratuity, yung nakukuha mo after your work. Hindi nila ibibigay lahat yun. Wala na yun. Kasi, nag-resign. Guys, ang sinasabi kung terminated. Yeah, okay. Okay. So, guys, ang work abroad dito sa Middle East, pag ikaw ang inalis sa ng company, buo yung makukuha mong gratuity or sa atin, ano tawag doon? Alin? May tawag sa atin noon eh. Yung pagtapos ng work mo. Na, yun nga, indemnity mo. Sa Pilipinas, ano tawag doon? Nakalimutan ko rin eh. Kalimutan ko na rin, nasana na tayo kasi dito sa mga ano. Oo eh. Oo. Basta pag nag-end yung contract mo, may ma-receive kong money, di ba? Mm-hmm. Tapos... Depende sa mga kumpani. Pag minsan, kung nakatagpo ka ng amo, eh, mabait sila, eh, bibigyan nila yung vacation pay at saka ticket. It's 1 month salary. Yeah, that's it. Diba? Even here in Dubai, ganun nga. Oh. Yeah. Ganun din sa Kuwait. May free ticket. Guys, hindi, hindi lahat mga amo, ganun. Guys, ang sinasabi namin na takas is not really takas, kundi
umalis lang sa ano, umalis lang sa company, looking for better company. Or minsan daw may pag may nakaalitan, hindi naman naalitan, hindi lang magkasundo sa staff. Yung mga nagtatrabaho naman sa labas, hindi naman takas yun, kundi magpapaalam lang sila, magre-resign. Ang takas naman sinasabi yung mga nagtatrabaho sa bahay. Ah, okay, okay. Tatakas. Yung mga DH. O yung mga kagaya kami, gaya namin. Okay. Mag-aas kami ng mga release. Oh, tapos ayaw palisin. Oo. Oh. Okay. Pero kasi minsan may mga ano kasi ni mga agency. Kaya di sila makalis-alis, di ba? May contract sa agency, di ba? Mm. Di ba? Oh, hindi ka pwede umalis eh. Hindi nga, hindi nga. Talagang antayin mo matapos yung term mo. Taposin mo na yung kontrata mo. Yung mga katulong ngayon. Hmm. Pero sa amin, pwede kang kausapin mo ng ano mo. At maghingi ng release. Yeah. Para makapag-ipon siya ng ano ng capital or puhunan, magpatayo ng sari-sari store. You know, if you have sari-sari store sa Philippines, pwede na yun. Kasi, buhay na lang ano, 3 meals mo. Umaga, tanghali at gabi. May kita ka pa niyan. All the way. Tik mo magkano puhunan sa ano sa sari-sari store. Na kaya mo. Siguro ko 50,000 yun. Store? Oo, sari-sari store. Budget na 100, hindi pwede na. Okay, so kaya niyo man magkano, mag-save ng 100. Paano? Pero even, pero you know, marami na yan siguro yun, yung pag-uwi yung 100,000. Hindi yung marami, sa, kulang yun. Kulang pa rin yun. Kulang yun. Kasi, kung magtatayo ka ng business, at least may buffer ka na 6 months, sa kunyari, walang kitang business, may pampano ka pa, palalay sa business mo. Di ba, bisan, walang kita. May pampalalay ka pa na ng extra fund. But as I was telling you, don't tell anyone of your puhunan kung magkano. Okay? It's too dangerous kasi hundi-hundi, makukuha mo yun. Sasabihin, may need ako something so and so, utangin ko muna. Don't do it. Don't tell them. Sabihin mo, mag-alibay ka na lang. Okay? Halimbawa, kung may store, tatapos din ko naman ang kukuha sa mga pang-araw-araw. Hindi, ang kukunin mo lang yung needs mo lang for daily. Tapos even pag may store ka na, ang kita rin ng store mo, magtatabi ka rin ng 10%. Why? Maintenance ng store. Yes. Okay? So monthly, itatabi mo na yon. Ang 90% na kita, replenish lang ng replenish sa store. Hanggang palaki ng palaki. Guys, na-appreciate ko si Manang. Napaka-humble. Hindi mo akalain na laki pa lang ang sweldo. Samantala, nung pumunta rito sa Dubai. But at least, na-stranded sila eh. But at least, meron siyang part-time na kahit papano, kaya niya mag-exist, kaya niya mabuhay dito na may pang-transpo, may food. And at the same time guys, na-appreciate ko rin yung, ano, yung sister-in-law ko kasi binibigyan pala si Manang ng, ano, ng extra food. Minsan-minsan, groceries. Oh, maganda si Manang. Eh. Alam mo ano eh, alam mo sales lady na nag-care siya sa mukha niya. Kung ikaw ang bibigyan ng ganitong situation, what will you do? Stranded ka, going to Kuwait, and then magdadrop ka sa Dubai with nothing. Swerte mo kung bigyan ka ng company mo ng allowance. But what if hindi ka bigyan? Saan ka pupunta? At ano ang magagawa ng kapamilya mo sa Philippines? Diba? Kung walang wala rin. So, guys, dyan po na mga nasa Philippines na kapamilyang OFW, as much as possible, if you can save ng pera ng mga pinapadala sa inyo, do it. It's better. The world belongs to the brave, the dreamers, and the doers. Don't forget to like, to subscribe, and click the notification bell.